Sino portahan ng Office of the President ang panukala ni TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. na bigyan ng Special One-Month Internal Revenue Allotment o IRA ang mga bayan sa Bicol at ibang bahagi ng Calabar Zone na sinalanta ng Signal No. 1 at No. 5 ni Bagyong Rolly at malalang tinamaan ng Bagyong Quinta? Napag-usapan doon lahat ng pangangailangan na tulong ay tutulungan naman at kinumpirm naman ito ni Secretary Wendell Abisado na talagang tutulong siya sa Katanduanes. At napag-usapan namin at mismo ako nagtanong sa kanya kung pupwede, sasamahan mo ba ako o sasamahan mo ba kami sa Katanduanes during BICA meeting yung ano mga requirement ng Katanduanes sa nangyaring tinamaan ng Typhoon Rolly. Ang sabi niya, yes. Kaya ibig sabihin, very positive naman yung sagot niya na tutulungan ng national government ang probinsya ng Katanduanes. Dahil alam naman natin lahat na talagang apektado po ang kabuhayan ng aming probinsya. Sa kasulatan ng Kongresista kay Secretary Wendell Avinzado ng Department of Budget and Management o DBM, nakasaad dito ang pinsalang mga iniwan ni Bagyong Quinta at Rolly sa Calabar Zone at Bicol Region, gayon din ang kawalan na ng pondo ng mga lokal na pamahalaan dahil sa pandemya. Ito po ay panukala ko. Nag-send po ako ng letter kay Secretary Abilsado na kung po pwede lahat na tinamaan ng Bagyong Quinta at Bagyong Rolly na umabot sa Signal No. 5 or if possible sa Signal No. 4, bigyan ito ng one-month internal revenue allotment. Kasi ang mga LGUs, ang pondo niya nagagaling sa national government, yung tinatawag na IRA, binibigay yan monthly, minsan yearly. Ngayon, ang pakiusap ko sa kanila, magbigay sila ng additional one-month internal revenue allotment sa lahat na binagyo ng Rolly at Quinta. Pero yung Signal No. 5 lang at Signal No. 4, yung totally hits. Kaugnay nito ay nagkaroon ng tugon ang panukala ni Teves kung saan sinabi ni Senator Bongo sa pagbisita nito sa lalawigan ng Katanduanes na siya mismo ang magre-rekomenda sa Pangulong Duterte at nagpapasalamat kay Congressman Bong Teves. Nakausap ko na si Secretary Abisado nung tatlong araw pa nakaraan. Kinausap ko rin kanina bago pumunta rito at hingi lang kami ng approval kay Pangulong Duterte. Yun po ang aking recommendation rin po katulad ng inyong congressman dito na maglaan po ng 1% po ng kanilang sa budget. No? Ibig sabihin kasi 5% po ang calamity fund sa ngayon. Ubos na po yon dahil sa pandemya. Nagamit na po nila because we are under the state of calamity right now. So kadalasan po sa mga LGUs, ubos yung kanilang pera. So kaya po nagsuggest ako na mabigyan sila kahit na 1%. Malaking tulong na po yon para po magamit agad nila sa kanilang rehabilitation at sa pantulong po sa tao. Ang nasabing panukala ni Kong Teves ay nais na agarang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan na apektado ng mga nagdaang bagyo dahil ramdam niya ang bawat sakripisyo ng mga LGUs dahil dati siyang mayor at vice governor bago naging congressman ng TGP party list. Cindy Corioso, BHTV News.